بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغدا أروكو سين الهات أتين أروكو أن أتين بقسان بقسابان أي أن كوينتو ني عثمان بن عفان رضي الله عنه نقبيلا سا بينقمامهال ني بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم ملاسقان ني مغا صحابة mga kasamahan. Siya ang pangatlong khalifa. Pagkatapos ni Abu Bakr al-Siddiq ay si Umar bin al-Khattab. Pagkatapos ay si Uthman bin Affan radiyallahu anhum. Si Uthman, ang kanyang pangalan ay si Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. At siya rin ay nanggaling mula sa pamilya ng Quraysh na kilala na malaking tribo at pamilya sa Makkah. At kabilang sa tawag sa kanya ay ang Dhu An-Nurayn. Dhu An-Nurayn. Ibig sabihin ay dalawang liwanag. At siya ang natatangi na tinawag na Dhu An-Nurayn, Dhu An-Nurayn dahil siya lamang mula sa pagkalika ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa panahon natin ngayon, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na nakapag-asawa ng dalawang anak ng propeta. Dahil unang pinakasalan ni Uthman bin Affan ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ruqayyah, at nung namatay si Ruqayyah ay pinakasal muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang anak na babae na si Ummu Kulthum. Kaya ang dalawang liwanag dahil napangasawa niya ang dalawang anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ayon sa isang mga sahaba sa riwaya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron lang akong pangatlong anak na babae ay ipapakasal ko sa iyo dahil sa kanyang pagmamahal at pagkakilala, pagtitiwala kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Si Uthman bin Affan ay nagmuslim sa pamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq, at alam natin, nabanggit natin na si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ay hindi lamang ang kanyang kayamanan, bagkus ang kanyang sarili mismo ay kanyang iginugol para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagsagawa ng da'wah, nagpalaganap ng Islam, at kabilang sa kanyang nabigyan ng mensahe na ito ang mensahe ng Islam ay si Uthman bin Affan. Kinausap niya si Uthman bin Affan, kanyang sinabi na tunay na ikaw, ya Uthman, ay mayroong tamang kaisipan. Bakit mo susundin ang sinasamba ng iyong mga ninuno? Na kung saan ito ay mga Diyos-Diyosan, mga sinasamba. Tulad na yan ay walang maidudulot sa iyo na mabuti o masama. Ha? At dumating ang isang propeta na si Abdullah, si Muhammad bin Abdullah, na isang propeta na mula sa atin. Maaari ba na pakinggan mo siya? Marinig mo sa kanya ang mensahe ng Islam? At dito pumayag si Uthman bin Affan at kinausap siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Islam, at tinanggap niya ang relihiyong Islam. Kabilang siya sa mga naunang nagmuslim si Uthman bin Affan, at kabilang siya sa binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tao sa paraiso. Siya ay sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nabubuhay dito sa mundo na siya ay tao sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, kabilang siya sa unang pamilya na naghijra, lumikas mula sa Makkah papunta ng Habasha, o sa panahon natin ngayon ay ang Ethiopia. Ang Ethiopia ay Habasha, na kung saan sa panahon na yon ang kanilang pinuno ay isang mabuting tao at makatarungan. Kaya inutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay maghijra, lumikas papunta ng Habasha para maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya na ito ang relihiyong Islam. Nakilala si Uthman bin Affan sa kanyang paggastos dahil siya ay isang mayaman at siya ay gumagastos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming kayamanan niya. At kabilang sa pagkakilala sa kanya ay ang kanyang pagbili ng tinatawag na isang balon na ito ay may tubig na kung saan ito ay ginawa niya na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang lamang ito sa mga bagay na kung saan nakilala dito si Uthman bin Affan.
Si Uthman bin Affan ay kabilang sa mga naunang mga nag-Muslim sa pamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq at siya ang kauna-unahan o pamilya na nag-hijra kasama ng kanyang asawa na si Ruqayyah na nag-hijra mula sa Makkah papunta ng tinatawag na Habasha. At muli sila ay bumalik ng tinatawag na Makkah at noong nagpahintulot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mag-hijra papunta ng Madina ay kabilang sila sa pamilya na unang nag-hijra papunta ng Madina para maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya. Si Uthman bin Affan ay kabilang sa kanya mga kainaman, katulad na nabanggit natin, ay siya lamang ang natatangi na tao na nakapag-asawa ng dalawang anak ng propeta. Kaya tinawag siya na Dhun-Nurayn o dalawang liwanag dahil na pangasawa niya ang dalawang anak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun rin na siya ay binalitaan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Na siya ay nabubuhay pa ay binalitaan na siya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tao sa paraiso. Ganun rin na kabilang sa kanyang mga kabutihan ay ang pagbili niya ng Bir Roma. Ang Bir Roma, yung balon na ito, ay nasa Madina, sa lugar na Madina. Ito ay binili niya dahil sa pangangailangan ng mga tao at hindi niya ito kinuha ng pangsarili niya, kundi ito ay binili niya at ito ay nilagay niya na fi sabilillah para sa landas ni Allah na lahat ng mga tao ay pwede makinabang sa tubig na ito. At kabilang ito sa pinaka mga bagay na hindi makalimutan kay Uthman bin Affan, ang kanyang paggastos para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, para ito sa mga tao, itong balon na ito. Kabilang din dito ay ang kanyang tinatawag na pagbili o pagtulong sa panahon ng ito ay mayroong labanan sa Ghazwat Tabuk. Sa Ghazwat Tabuk o labanan sa Tabuk ay nagkaroon ang mga Romano ay sila ay gustong pumasok. Gusto nilang pumasok sa Madina. Ngunit sila ay nanatili lamang sa tinatawag na Tabuk. At dito makikita natin sa panahon na ito ay humingi ng payo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba kung ano ang kanila maitutulong dahil gustong pumunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng kanyang mga sahaba sa Tabuk para labanan ang pagpasok ng malaking tinatawag na malaking mga kawal o napakarami mga kawal na ito na sila ay gustong pumasok at gusto nilang tinatawag na pumasok sa Madina para makipaglaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito sa panahon na ito ay halos karamihan sa mga sahaba ay walang kakayahan. At si Uthman bin Affan ay siya ay nagbigay ng napakaraming kayamanan na itinulong niya para sa mga tao na makikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na yung kanyang mga kamelyo na kanyang ibinigay para sa mga tao na makikipaglaban sa landas ni Allah. At halos ito ay pinuno niya ng mga pangangailangan. Itong kamelyo na ito ay bawat kamelyo ay mayroon mga nakalagay dito na tulad nung kanyang mga gamit sa pakikipaglaban at mga pagkain at iba pa na ito ay para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay ginastos ni Uthman bin Affan dahil sa kanyang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtulong sa relihiyong Islam. So dito, kabilang sa sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nabanggit sa hadith ay kanyang sinabi na tinatawag na ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm. Ha? Subhanallah. Ma darra. Hindi, walang makakapinsala kay Uthman bin Affan sa pagkatapos ng kanya ginawa sa araw na ito. Dahil siya ay halos lahat ng kanyang kayamanan ay binigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito na halos lahat ng mga sahaba ay wala silang kakayahan sa mga panahon na ito. At siya ay nagbigay ng kamelyo ng napakarami at kumpleto mga kagamitan at siya rin ay nagbigay ng mga kabayo na ito ay gagamitin sa pakikidigma para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito,
kabilang ito sa mga nagawa ni Uthman bin Affan nang nabubuhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa kanyang mga kainaman ay isang araw ay pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang bahay na sinusuklayan ni Ruqayya ang tinatawag na buhok ni Uthman bin Affan. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ruqayya na kanyang anak na maging mabuti ka kay Uthman bin Affan dahil siya ang pinakamalapit na sahaba na katulad ko sa pag-uugali. Subhanallah, katulad ko sa pag-uugali at katangian. So dito, kabilang yan sa tinatawag na pagpuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Uthman bin Affan. At kaniyang sinabi rin isang beses kay Aisha radiyallahu anha nung pumasok si Abu Bakr as-Siddiq na siya ay nakasandal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya binago ang kanyang lugar, ang kanyang pwesto. Dumating si Umar bin Khattab at ganun rin na siya ay nakaupo na nakasandal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pumasok si Uthman ibn Affan, siya ay umupo na maayos at nag-ayos dahil sa pagpasok ni Uthman bin Affan. Sinabi sa kanya ni Aisha radiyallahu anha, siya ay nagtaka, "Ya Rasulullah, bakit nung pumasok si Abu Bakr as-Siddiq, pumasok si Umar bin Khattab, ay hindi mo binago ang pwesto mo? Pero nung pumasok si Uthman bin Affan, ay binago mo ang pwesto mo at ikaw ay umupo ng maayos at ikaw ay tinatawag na sinalubong mo na maayos si Uthman bin Affan." At sinabi niya na, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika?" Hindi ba nararapat na ako ay magkaroon ng hiya sa tinatawag na tao na nahihiya sa kanya ang mga anghel? So kabilang ito sa kainaman ni Uthman ibn Affan na nahihiya sa kanya ang mga anghel. Subhanallah, ang napakainam na katangian ni Uthman bin Affan. At kabilang sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kaya ko ito ginawa dahil si Uthman ibn Affan ay katangian niya ang napakamahiyain. Kaya kapag nakita niya na ganun ang aking sitwasyon ay maaaring siya ay magpaalam na maaga at hindi niya masabi ang kanyang gustong sabihin o gusto niya o mga hiling niya sa akin. So dahil dito isa sa katangian na nakilala dito si Uthman bin Affan ay ang pagiging mahiyain na kung saan ito ay dahilan na ang mga anghel ay nahihiya sa kanya. At ang pagiging mahiyain ay dalawa. Ang pagiging mahiyain sa tinatawag na mga bagay na ito ay magdudulot ng masama. Ito ay tinatawag na hindi pagiging mahiyain. Pagiging mahiyain na ito ay masama. Ito ay hindi mabuti. Katulad ng halimbawa, may nakikita tayo na masama at hindi natin binabago dahil nahihiya tayo. O kaya ay dumating ang oras ng sala, hindi tayo nagsasala dahil nahihiya tayo sa mga tao. So yun ay hindi maganda na katangian na pagkahiya. Ngunit kung katulad ng tayo ay nahihiya sa mga bagay na ito ay alam natin na ito ay bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkahiya, ay ito ay katulad ng katangian ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu kung saan ang mga anghel ay nahihiya sa kanya. At kabilang sa nabagit natin mga ulama na si Propeta o si Uthman bin Affan kapag siya ay naliligo ay siya ay nakatakip dahil ito sa isa sa katangian niya ang pagiging mahiyain. Kabilang sa mga nagawa ni Uthman bin Affan dahil siya ay pangatlong khalifa nung namatay si Umar bin Khattab ay nagbigay siya ng tinatawag ng pahuling salita at kanyang sinabi na pumili kayo ng papalit sa akin na khalifa mula sa natitira na 10 mga binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Kasama doon si Uthman bin Affan at si Ali bin Abi Talib. At halos lahat sila ay hindi nila tinanggap. Sila ay nagtanazul. Iniwasan nila ang maging khalifa. Maliban kay Uthman bin Affan at saka kay Ali bin Abi Talib. At sa huli ay nagkaisa ang mga sahaba na pinili nila. Mayroong isa sa mga sahaba na siya ang naging huling naghatol sa kanila at sabi niya ay lahat ng bahay sa Madina ay kinausap ko, pinuntahan ko, humingi ako ng payo at kanilang pinili si Uthman bin Affan. At pagkatapos nito nagkaisa ang mga sahaba na pinili nila
na maging kanilang pinuno si Uthman ibn Affan, kabilang dyan si Ali bin Abi Talib at lahat ng mga sahaba. At dito sa panahon na ito ay makikita natin na maraming mga nasakop na mga lugar, lumawak ang lugar ng mga Muslim, at katulad na nabanggit natin, ang pagsakop ng Muslim sa mga lugar, which is sa panahon ng mga sahaba, ay napapanahon na kung saan bawat mga malalaking mga bansa ay sila ay sumasakop, nagpapalawak. Ngunit ang Islam ay katulad na nabanggit natin na ang Islam ay sila ay nagpapalawak pero hindi ipinipilit ang Islam sa mga tao, at ang mga tao na ito ay hindi ibig sabihin na sila ay pipilitin sa Islam. At ang tanging magbabayad ng tax o yung tinatawag na jizya ay ang mga tao na may kakayahan. Ang matanda, babae, bata, hindi obligado sa kanila. At sila rin ay nasa pangangalagan ng mga Muslim. Yung tax na ito ay para sa kanilang pangangalaga. Ibig sabihin, para sa kanilang kaligtasan. At kung hindi kaya ng Muslim na sila ay pangalagaan, ay hindi pwede na ang Muslim, ang pamuno, ang Muslim ay kumuha sa kanila ng tax o yung tinatawag na jizya kung hindi sila mapapangalagaan. So dito, ang jizya na ito ay kinukuha sa kanila kapalit ng pangangalaga sa kanila. Pero sila ay may freedom, may kalayaan na mabuhay sa kanilang relihiyon at sa kanilang mga kanya-kanyang pamumuhay. At lumawak ang mga Muslim, dumami ang mga pumasok sa relihiyong Islam, at kabilang sa mga natapos rin, na pinakamainam na natapos ni Uthman bin Affan ay ang kanyang pag-ipon ng banal na Quran. Sa panahon na ito, sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq, naipon ang Quran sa isang kasulatan. Ngunit sa panahon ni Uthman bin Affan ay lumaganap ang Islam sa napakarami mga lugar. At dahil dito, mayroong isang sahaba na kanyang sinabi na Uthman, Amir al-Mu'minin, kung maaari ay ipunin mo ang Quran, ang isang Quran sa mga tao. Dahil ang Quran na naipon, na nandito ngayon kay Abu Bakr as-Siddiq, ay yun ang kinuha ni Uthman bin Affan at kanyang ipinakopya ng marami, at ipinadala niya sa bawat lugar na mga Muslim na ito ang kanilang maging tinatawag na basihan na Quran, at inipon niya ang ibang mga Quran. Anong ibang Quran? Ang ibang Quran, ibig sabihin dito, ay ang ibang mga sahaba ay sila ay may kanya-kanyang sulat na Quran. Dahil naririnig nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit maaaring sila ay may mga ibang mga sinusulat doon na kahulugan na ayon sa pagkaintindi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kahulugan ayon sa kanila, na kanilang sulat. Ang iba, hindi nila alam kung ito ba ang Quran o ito ba ay sulat ng sahaba na ito. So, kung titingnan natin ang Quran, ay isa lamang, ito yung ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito rin ang inipon ni Abu Bakr as-Siddiq. Ngunit ang mga tao, sa paglawak ng Islam, mayroong ibang mga sahaba na mayroon silang iba't ibang Quran na ito ang sariling hawak nila, na ito yung kanilang naisaulo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroon silang sariling mga sulat doon, take notes nila doon. Hindi maintindihan ito ng ibang mga bagong pasok sa Islam. So dahil dito, maaaring nagkakaiba sila ng pagbabasa. So dahil dito ay nagkaisa ang mga sahaba na ganito ang gagawin nila, na ang Quran na ito ang inipon o tinipon sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq, na ito ay pinakopya ng marami, ibinigay sa lahat ng mga lugar, at pagkatapos yung mga ibang mga mushaf na hawak ng ibang mga sahaba ay inipon niya at kanyang pinasunog para hindi magkaroon ng pagkakaiba. Kaya tinatawag na Mushaf Uthman. Ibig sabihin, ang kasulat, yung Quran na sa pagkasulat na Quran ng Quran, na ito yung ginagamit natin ngayon, maaring dito, may mga Quran tayo dito, ito sa napapanahon ngayon, itong Quran natin, na ito, ang tawag dito ay Uthman, Mushaf Uthman, dahil siya ay ang nagsulat, o ibig sabihin, nag-ipon muli sa tinatawag na Quran na ito, pinasulat niya ng marami at pinadala niya sa iba't ibang mga lugar ng mga Muslim para hindi magkaroon ng pagkakaiba ang pagbabasa ng ibang mga bagong yakap sa relihiyong Islam. So dito, kabilang ito sa pinakamainam na nagawa ni Uthman bin Affan, na kung saan hanggang ngayon ay binabasa natin ang muling pagkasulat ng Quran, na ito ay sa panahon ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Siya ay nanatili
at napakarami mga biyaya ang nangyari sa panahon niya na ibinigay niya sa mga tao sa kanyang nasasakupan. At lumawak ang hawak ng mga Muslim at ganun rin na kabilang sa mga nangyari dito nung siya ay tinatawag na malapit na yung kanyang kamatayan ay mayroong ibang mga hindi kabilang sa mga sahaba. Hindi sila kabilang sa mga sahaba. Sila iba't ibang kanilang mga lugar. At sa pamumuno ng tinatawag na si Abdullah bin Saba na isang Hudyo na siya ay pumasok sa Islam para sirain ang Islam, siya ay nagpalaganap ng fitna. Siya ay nagpalaganap ng iba't ibang mga fitna, mga salita, kasinungalingan, na kung saan gumagawa sila ng mga peking sulat na nagrereklamo daw ang mga sahaba kay Uthman. Nagsulat daw si Aisha radiyallahu anha ng ganito na siya raw ay kumakampi ng ganito. Ang ibang mga sahaba ay nagsulat ng ganito. So dahil dito, ang mga taga Basra at saka ang mga taga Misr at ng Kufa, na ito ay sila, hindi sila mga sahaba. Pero sa panahon nila ay kabilang sila sa mga tao na nadala sa mga fitna na ito na mula kay Abdullah bin Saba na isang munafik. At ito ay ito yung unang labas ng mga Khawarij. At dahil dito, kanilang pinagbintangan si Uthman bin Affan ng maraming mga bagay na walang katotohanan dito. Walang katotohanan dito. Ha? Marami mga kasinungalingan na ibinabato nila kay Uthman bin Affan na puro ito kasinungalingan na kanilang ibinabato kay Uthman bin Affan. Eh si Uthman bin Affan kabilang sa pinakamainam na sahaba, pinakamalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binalitaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. At dahil dito ay nag-ipon-ipon ang sa ibang mga riwaya ay sila ay 6,000, sa ibang riwaya 5,000 na ito ay mula sa Basra, mula sa Kufa, mula sa Misr, sila nag-ipon-ipon at sumabay sila sa taon ng Hajj para hindi sila tinatawag na mamalayan ng mga Muslim. Sila ay sumabay doon at sinakop nila ngayon ang Madina. Ang mga Muslim na karamihan na nasa Madina, karamihan ay yung ibang mga sahaba at ibang mga tao rito ay nakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay taon ng Hajj, kaya hindi nila tinatawag na alam ang ganito pangyari at hindi nila inakala na mayroong mga tao na tinatawag na mga ngahas at sila ay gagawa ng masama sa pinuno ng mga Muslim. Kanilang pinalibutan ang bahay ni Uthman bin Affan at pinigilan ni Uthman bin Affan ang mga Muslim sa kanyang utos na makipaglaban sa mga tao na ito. Ayaw niya na may madamay ng mga tao. At subhanallah, hindi pa rin nagbago ang isip ng mga tao na ito dahil sa kanilang mga ipinagbibintang kay Uthman bin Affan at kanilang pinasok ang bahay ni Uthman bin Affan habang si Uthman bin Affan ay nagbabasa ng Quran. Sa taon ng 35 ng Hijri at pumasok ang mga tao na ito sa Madina at sinakop nila ang Madina. Pagkatapos pinasok nila ang bahay ni Uthman sa edad na 82 ay pinatay nila si Uthman bin Affan habang siya ay nagbabasa ng Quran. Habang siya ay nagbabasa ng Quran, sa tanda niya na 82 ay nagawa pa nila na patayin si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At kabilang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nauna nang sinabi niya na si Uthman ay magiging shahid. Siya ay mamamatay na shahid dahil nung sila ay nasa Uhud ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut ya Uhud fa inna sinabi niya ay uthbut, manatili ka o bundok ng Uhud dahil ngayon ay nasa iyo ang isang propeta, ang isang siddiq na si Abu Bakr as-Siddiq at dalawang shahidan, si Umar at saka si Uthman." So dito ay binalitaan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Uthman ay mamamatay na shahid. Subhanallah. At nabanggit ng ating mga ulama na sa panahon na ito ay siya ay nagbabasa ng Quran. At kabilang sa mga nabanggit ng ating mga ulama ay si Uthman bin Affan ay nababasa niya ang buong Quran sa isang gabi. Kabilang ito sa mga kainaman at mga
kabutihan ni Uthman bin Affan na nababasa niya ang buong Quran sa isang gabi. Subhanallah. Dahil ito ay kanyang tinatawag na nakasanayan na binabasa niya ang banal na Quran. So dito kabilang ito sa mga kainaman ni Uthman bin Affan, at siya ay nasyahid sa edad na 82. Pinatay siya ng mga Khawarij. Kaya ito rin ay kabilang sa mga tao na tinatawag na yung unang paglabas ng Khawarij, na ito yung mga tao na sila ang sumira sa mga Muslim, na kung saan sila ay tinatawag na Khawarij, na inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sino man ang abutan nila ang mga tao na ito, itong mga Khawarij na ito, ay sila ay makipaglaban sa mga tao na ito dahil sila ay sinisira nila ang mga Muslim. Subhanallah, nagawa nilang patayin si Uthman bin Affan, na isang pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang asawa ng dalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinilitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso at iba pang kanyang napakaraming nagawa. Ha? Nagawang kabutihan. Ngunit nagawa nila ang bagay na ito dahil sa paniniwala nila na ito ay tinatawag na ginawa nila para kay Allah. Subhanallah, mga tao na naligaw ng landas dahil sa mga pag-aakala ay nagawa nilang pumatay ng isang tao na napakainam kay Allah, napakainam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan kadelikado ang mga Khawarij, na mismo ay maririnig mo sa kanila minsan ang kanyang magulang, ang kanyang kapatid, ang ninuman na hindi sumunod sa kanila ay kaya nilang patayin dahil sa paniniwala nila ito, naligaw na sila ang tinatawag na mga Khawarij. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasabi na ito. Alhamdulillah, si Uthman bin Affan radiyallahu anhu ay siya ay nasyahid katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iniwasan niya na mayroong tinatawag na madamay. Ayaw niya, pinigilan niya ang kanyang mga alipin, na yung kanyang mga alipin na pinalayan niya, na nabubuhay kasama niya, naglilingkod sa kanya. Ganun din ang ibang mga sahaba. Dahil nagsabi ang mga sahaba na, "Ya Amiral Mu'minin, mag-utos ka, dahil kami ay lalabanan namin ng mga tao na ito." Pero siya ay hindi pumayag. Hindi siya pumayag dahil ayaw niya na mayroong tinatawag na madamay, at kanyang isinakripisyo ang kanyang sarili dahil na rin sa paniniwala niya na ito ang tinatawag na ang sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa kwento ng ating mga bisita sa bawat araw na ito, ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ang pinakamamahal na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mas lalong na nakaintindi sa relihiyon natin, ito ang relihiyon Islam, dahil sila ang pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng bumati ng assalamu alaikum, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh.